Ang asin ay ginagamit sa ating pang-araw-araw na buhay na kung minsan ay nakakalimutan natin na ito ay isang makapangyarihang elemento at maaaring magamit bilang isang kapanalig sa ating buhay. Ang mga kristal na ito ay maaaring maglabas ng mga electromagnetic wave na sumisip-sip ng masasamang enerhiya at may kapangyarihang sirain ang mga ito. Ngunit alam mo ba na mayroong mga gawain na dapat iwasang gawin sa asin na baka imbis na positibong enerhiya ang iyong maakit, ay ang negatibong enerhiya ang iyong mahatak sa iyong tahanan? Ano-anong gawain ang mga ito? Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang asin ay tunay na makapangyarihan, kaya dapat nating gamitin ito ng tama. Ating alamin ang mga gawain na di dapat at dapat na iwasang gawin sa asin. Iwasang maubusan ng asin. Palaging mag-imbak ng asin sa kusina. Kailangan din ang uubusan ng asin ang iyong garapon ng asin. Kapag nakitang kaunti na lamang ang laman nito, ay bumili agad at isalin sa iyong garapon. Alam naman natin na ang asin ay pangontra sa mga kamalasan at hindi nating hahayaang alatin ang ating buhay at paligid. Kaya dapat laging punuin at huwag hayaang mawalan ng asin sa iyong kusina. Iwasang matapunan ng asin habang nagsasalin. Kapag nagsasalin ka ng asin sa iyong garapon, iwasang matapunan ka habang nagsasalin ng asin. Ito ay magdudulot ng kamalasan at pinaniniwalaan din ito na magdudulot ng sakit sa miyembro ng pamilya kapag nangyari ito. Dapat ay maging maingat tayo sa pagsasalin nito para sa positibong maidudulot nito habang ginagamit natin ito. Mainam na magsalin o magdagdag ng asin sa iyong lagayan sa araw ng Biyernes upang mas epektibo ang positibong enerhiya sa iyong tahanan. Huwag maglagay ng asin sa bawat sulok ng bahay. Marami ang nagsasabi na ang paglalagay ng asin sa bawat sulok ng iyong bahay ay dapat gawin upang maiwasan ang negatibong enerhiya at malas. Ngunit ito ay isang maling gawain. Ito'y nag-a-attract ng mas maraming negatibong enerhiya. Kinukontra ng asin sa bawat sulok ang negative energy na magdudulot ng di magandang aura. Ang iba ay makakaramdam ng stress, sakit, at laging galit dahil nasobrahan ang paglalagay ng asin sa paligid ng bahay na maaaring magdulot ng negative vibes sa iyong katawan. Dapat sa bawat silid ay isang maliit na mangkok lang ng asin ang ilagay. Mas mainam sa likod ng pinto o sa isang sulok lang ng bawat silid. Ikaw ay naghihikahit ng negative energy kapag ginawa mo ito. Mararamdaman mo ang kamalasan sa loob ng iyong bahay at maging sa iyong sarili. Isang mangkok lang ng asin sa isang sulok ng bawat silid ay okay na. Iwasan na magpamigay at humingi ng asin sa iba. Hindi naman sa pagdadamot, pero dapat iwasan ang gawain ito. Kapag nabigay ka ng asin sa iba, ay para na rin nagbigay ka ng negative energy sa kanya. Maaaring malasin ang taong nagbigay ng asin, gayon din ang taong humingi. Iwasan ang pagsaboy ng asin sa loob ng bahay kung matagal ka nang nakatira sa iyong bahay. Ginagawa lamang ang pagsasaboy ng asin sa bagong bahay na iyong lilipatan o kaya ay sa bagong pwesto ng iyong trabaho o opisina. Ang gawaing ito ay para alisin ang negatibong enerhiya o anumang kamalasan na naroon sa dating nakatira roon. Huwag na huwag gawin ito kapag matagal ka nang nakatira sa bahay, lalo kung wala ka namang nararamdamang anumang negatibo sa iyong tirahan. Huwag hayaang matunawan ng asin. Iwasan at itapon agad ang nalusaw na asin. Ang natunaw na asin sa iyong garapon o sa pampaswerte na iyong ginawa ay senyalis na mayroong negative energy sa loob ng iyong bahay
o kaya ang mga taong nakatira roon ay malakas ang negative vibes. Ang ibig sabihin ng pagtunaw ng asin ay nakasipsip na ito ng negatibong enerhiya. Alisin ito agad, ngunit huwag itapon sa labas o sa paligid ng iyong bahay dahil ito ay malas. Huwag itapon ng asin sa labas ng bahay. Iwasang gawin ito, lalo sa mga pampaswerte na iyong ginagawa. Babalik at papasok din sa loob ng bahay ang kamalasan na nasipsip na ng asin. Mas mainam itapon ito sa lababo, sa toilet bowl o sa kanal kung saan madadala ito ng umaagos na tubig. Mabisa ang pagtatapon ng asin tuwing Biyernes. Ang paglalagay ng asin sa bahay ay mabisang pangalis ng negatibong enerhiya. Mainam na maglagay lamang nito sa lugar kung saan sa tingin mo at ramdam mo ang negatibong enerhiya. Ang mga nabanggit ay maaaring gawin at subukan ninyo man. Ang bisa ng kapangyarihan ng asin ay nakasalalay sa ating mga kamay at paniniwala habang ginagawa ang mga simpleng paraan na ito. Lahat ay may paraan dito sa mundo upang umakit ng positibong enerhiya at itakwil ang negatibong enerhiya gaya ng sumpa at malas. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang manalangin sa Diyos at hingi ng paggabay sa ating pang-araw-araw na buhay.